Good evening mga tol. Uwi na po tayo. At medyo natagalan lang at marami pa tayong inayos bago tayo umuwi. Konting advice ko lang sa mga nagbabalak maging vlogger, no? Katulad namin, mga nagsisimula pa lang. Siyempre, kung magsisimula ka sa pagbablog, kailangan meron kang gamit. Number one yan, mga tol. Meron kang cellphone. And then, kung meron ka namang camera, mas maigi. At mas makakuha ka ng magandang quality ng mga videos, no? Pero pwede na rin yung cellphone, syempre, sa mga nagsisimula pa lang. And yung pangalawa naman, mga tol, syempre, dapat pursigido ka na magawa ng video. At kung mas maigi, makagawa ka ng mga quality content. Try nyo mag-search sa YouTube kung ano yung mas fit sa inyo. So, gaya na sa akin, no? Mas pinili ko yung pagre-review ng motor. And then at the same time, nagmo-motovlog din ako. Kagaya na lang na ito. Pero mas gusto ko talaga yung pagre-review ng motor. At kung bakit, syempre meron din naman tayong kaalaman regarding sa mga parte ng mga motor, no? And syempre kung magre-review ka, kung pipiliin mo naman ay magre-review ng mga motor, syempre bago ka mag-review, kailangan mo munang i-research yung isang motor, kung ano yung specs niya at ang presyo. Ayan, so kung ano yung mga binago sa kanya na mga features, no? So yan ang dapat mong pag-aralan, kasi isang pagkakamali mo lang doon, syempre sa social media marami ang makakapunan niyan. So yan ang number one na tinitignan nila, no? Binabantayan nila. Pag nagkamali ka, syempre magkakaroon ng negative reaction. So kailangan kilatisin mo maigi yung motor na iyong i-review. Uy, napakasikip ng daan. So yun, sa umpisa lang naman yan na medyo nakakailang. Kasi nga, hindi naman tayo sanay sa mga gantong bagay. Lalong-lalo na yung alam mong may nanonood sa'yo. At syempre, lalong-lalo na kapag nasa ano ka, nasa kasa ng mga motor. Syempre, maraming customer dyan. And then, yung mga staff. Ang mapapayo ko lang, sanayin mo yung sarili mo na maging kalmado. Pagre-review naman ng motor, ang inyong pinili, kailangan talaga ano ka, alamin mo muna yung katangian ng isang motor bago ka mag-review. So, yun ang napaka-importante. Siyempre, mas maraming nagre-review ng mga motor ng mga mas biyasa sa atin. Siyempre, ang expectations nila, once na nagbablog tayo, perfecto natin yung ating ginagawa. Siyempre, tao lang naman tayo, no? Nagkakamali din. So, okay lang yan kung merong mag-comment sa'yo ng mga negative. Kasi magagamit mo yan for improvement sa mga susunod na mga videos na iyong gagawin. Alright. At pangatlo, mga tol, syempre kailangan mo maging consistent sa pag-upload. Mainam na yung mga 3 to 4 videos every week. Or kung mas maganda, mas damihan pa, no?
And kung hindi ka naman makagawa ng video sa isang linggo, yung mga mahabang video, eh pwede ka naman mag-upload ng mga short video. So, yan ang tatlong tips na maibibigay ko sa inyo, mga tol. Alright. Oh, aminin ko, mga tol, hanggang ngayon eh ilang buwan na ako? 4 na buwan. Pero ang ano ko sa sarili ko, hindi pa ganun. Hindi pa ganun ka hindi ko naman sinasabing perfecto, pero hindi pa ako biyasa sa mga ginagawa ko. So kailangan ko pa siyang i-improve. And mas maganda niyan na kapag mayroon kang video na in-upload, panoorin mo at pag-aralan mo kung ano yung mga kulang at pwede mo pang i-improve sa mga susunod. Wala namang pinagkaiba sa ano yan, sa trabaho. Siyempre, pag baguhan ka, talagang maninibago ka. And yung pakaramdam mo na parang, alam mo yun, wala kang silbi. Kasi nga, wala ka pa namang alam eh. O, ganun lang yun, habang tumatagal. Pag-aralan mo, at i-analyze mo, ano, lahat. So, darating ang time na masasabi mong kayang-kaya mo na kahit ba sa harapan ng maraming tao. Actually ako, although may konting ano pa rin, ilang, no, pero kaya ko nang i-handle. At medyo natutunan ko na maging makapal ang mukha. Ayun ang puhunan mo eh. Ang pagiging ano, makapal ang mukha. At yun lang ang maibibigay ko ng mga advice sa mga gustong mag-vlog, no? Or maging vlogger. Kung gusto nyo talaga, eh gawin nyo na po. Dahil hindi po biro ang buuin yung YouTube channel mo o kaya yung Facebook page. So, kailangan mo talagang pagtyagaan sa umpisa. At kung yun nga, gaya na nang narinig ko dati sa isang sikat na vlogger, no? Kung kapag nahanap mo na yung identity mo or kung saan ka mas fit at komportable sa mga content mo, lahat magagawa mo na at hindi ka na mahihiya. Wala ka nang hindi ka na magdadalawang isip kahit ba ano pang lugar yan. So yung try to research, yung sinasabi ko, mga tol. And totoo nga yun, gaya ng sinabi niya. So yun lang ang maipapayo ko sa inyo. At maging aral po sa inyo yan. Siyempre, gusto ko lang din na makapagbigay ng konting kaalaman sa inyo kung paano rin ako nagsimula. Diba? Lahat naman tayo nagsisimula dyan. Kahit yung mga sikat na vlogger, nagsimula sa wala hanggang sa ayun, umangat ng umangat dahil sa kanilang pagsisipag at porsigido, no? Pagporsige sa kanilang goal. Alright. So yun lang, mga tol. Tayo malapit na sa ating uuwian. So yun lang, mga tol. At magandang gabi sa inyo lahat. At lagi po kayong mag-iingat nasan man kayong lugar. And ride safe sa lahat. God bless. And peace out. Yeah.